Okay, so ang topic natin for today is the transformation of the heart. Ang pagbabago ng puso. Amen? Dito, Valentine's Day na topic. Sa February pa yun. Okay, bakit ba kailangan tayong magkaroon ng transformation of the heart? Bakit dapat mabago ang puso natin? Kasi sa Mark chapter 7, ang dumudumi sa pagkatao natin ay hindi daw galing sa labas sa kinakain natin. Okay? Akala nyo magugas ng kamay, no? Malinis na kayo, no? Ang sabi doon, ang nanggagaling daw sa puso ng tao ay yun nagpaparumi sa kanya, sabi sa Mark 7. So ibig sabihin, deep within us, makasalanan tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Salamat sa mga tumango. Okay, so kailangan natin ng transformation. Okay, so ganito yun. Dito sa John, ang text natin for today is John chapter 3, verse 1 to 6. No? So dito sa John chapter 3, verse 1 to 6, no? Sabi dito, isang araw, mayroong isang religious leader. Matalino siya. No? Leader siya ng Jewish religion, no, ang Jewish religion at sa Israel, no, at ang tawag sa kanya, he was a Pharisee, no. So basahin natin, lumapit siya sa Panginoong Jesus, nakipagkwentuhan siya, no. So there was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. After dark one night, he came to speak with Jesus. Rabbi. Rabbi means teacher, no. He said, "We all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you." So dito, nag-humble din naman si Nicodemus na ang tawag niya sa Panginoong Jesus is teacher. At sabi niya, dumating ka dito, alam namin sa Israel, para turuan kami. So humility yun eh. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Nasa iyo ang Diyos. Nakita namin sa mga gawa mo ng mga miracles. No? Sabi sa verse 3, Jesus replied, "I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." So, unless na ipanganak ka muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit. No? So, what do you mean? Sabi ni Nicodemus, exclaimed Nicodemus, "How can an old man go back into his mother's womb and be born again?" Paano yung isang matanda na, no, tayo, yung baby baka makabalik pa eh. Pero yung malaki na, imposible na, di ba? So you cannot go back, no? Sabi ni Lord, Jesus replied, "I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit," no? So mamaya didiscuss natin yung born of water and spirit, no? Okay, so ito na yan. So, dito sa verse 6, humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So nung una, pinanganak tayo, di ba? Physically, nakikita yun. Pero yung pangalawang kapanganakan, pag na-born again kayo or na-born again tayo, hindi yun nakikita. No? Hindi mo yun makikita kasi kapanganakan yun ng banal na spirito. Okay? Ngayon, let's discuss kung anong meaning nitong born again, born of water and of spirit para ma-born again ka, okay? Pero bago natin i-discuss yan, mga kapatid, no? I-compare muna natin yung katangian ng Diyos at ng tao. Let's compare it, no? So, sabi dito, no? Na sa Hebrews 1-3, the Son rejects God's own glory and expresses the very character of God. So dito sinasabi na ang exact representation ng Father, no, ang nagre-represent ng katangian ng Ama, o nature niya, o yung characteristics ng Ama, ay yung anak, ang Panginoong Jesus, no? So kung ano yung nakita natin sa Bible, hindi man natin siya nakita ngayon, pero noon nakita siya. Kung ano yung nakikita at sinasabi ng Bible, yun ang Ama natin sa langit. Naniwala ba kayo doon? Amen. Nakasulat eh. Okay. So ngayon, dito sa verse na to, bibigyan ko kayo ng verse. No? Dito makikita nyo, okay,
kung ano yung katangian ng Panginoong Jesus. Basahin natin sa Isaiah 53:7. He was oppressed and he was afflicted. Yet he did not open his mouth, okay? Like a lamb that is led to slaughter and like a sheep that is silent before its shearers, he did not open his mouth. So ito yung prophecy sa Panginoong Jesus at nangyari to nung siya'y binubog, no? Inalipusta bag at pinako sa cross, no? Dito lahat yung para siyang isang lamb daw na alam mo yung kinakatay, di ba? No? Na hindi siya nagreklamo, hindi niya binukas yung bibig niya at hindi siya lumaban. Okay? Anong makikita niyo yung karakteristik ng Panginoong Jesus dito? Nung siya'y pinapako sa cross. Humble. Yeah, good. Ano pa? Okay? Ha? Obedient. Yeah. So lahat yan tama yung sinasabi niya. So tingnan natin yung ano ng Panginoon dito. So yung characteristic of the Lord Jesus Christ dyan is humble and gentle, no? So humble siya, gentle siya. Hindi niya sinabing, ako ang anak ng Diyos, huwag niyo akong apihin, huwag niyo akong saktan, kundi yung mga anghel dito darating at papatayin kayong lahat. No? So, gentle din siya na hindi siya nakipag-away. No? Yan ang karakteristik ng Panginoon. Pero ang tao proud and troublemaker. No? Yung tao nga, pag inapin mo konti, sabihin din mo ba ako kilala? No? Anak ako ni congressman. No? Nangyari dito yan sa loob ng BF. May pumasok dyan na anak ng congressman, no? Binugbog yung guard. Sabi niya, huwag mong gaganyanin. Mag-sorry ka sa akin kasi anak ako ni congressman. So yun ang tao. Proud siya and troublemaker pa. No? So yung ang Panginoon, selfless. No? Hindi niya inisip yung masasaktan siya, mahihirapan siya, mamamatay siya. Basta gusto niya i-save tayo, no? Gusto niya mapabuti yung buhay natin, gusto niya pagpalain tayo, no? So hindi isip niya yung sarili niya, pero ang tao, 'di ba? Selfish, 'di ba? Unahin niya yung sarili niya bago ang iba. Totoo naman 'yan, 'di ba? Napansin niyo ba yung nagbigayan ng ano? Ng ano ba yun ng ano ba yun? Nagbigayan ng COVID, ha? Ayuda. Siguro, meron doon, inuna mo na yung sarili niya, di ba? Bago ang iba. So, ganun ang tao, no? Loving. Loving ang Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya, minahal niya tayo, nung sabi sa Bible, minahal niya tayo nung panahon na tayo'y makasalanan. Hindi nung mababait tayo. Ang pag-ibig ng Panginoon, unconditional. Hindi kung mabait ka sa Kanya, mabait din siya sa iyo. No. Ang gusto lang ni Lord, mag-humble ka, lumapit ka, humingi ka ng tulong, ibibigay niya sa iyo yung tulong na kailangan mo. Ang tao, unloving eh. May limit ang pagmamahal ng tao, di ba? Conditional, di ba? Yung kaibigan mo, pag patuloy siyang mabait sa iyo, bati kayo, di ba? Pero pag makulit na siya, ayaw niyang tumigil, no? Sabi, ayoko na, hindi na kita friend. Conditional pala yung friendship niya. Okay, merciful and forgiving. Yan ang Panginoon. Nung binubugbog siya, nakapako siya sa cross, ano sabi niya sa Ama? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganun ang Panginoon. Merciful and forgiving. Ang tao, unmerciful and unforgiving. Diba? Pag ginawang ka ng konti nga lang na mali, eh, hindi mo na mapatawad, diba? Ang hirap magpatawad, no? Sino dito yung nahirapan magpatawad? Huwag yun na itas yung kamay kasi lahat tayo. Lahat tayo guilty. Kasi ito tayo, yun ang Diyos. Ngayon, patient, impatient. Patient ang Panginoon. Hindi siya lumaban. Hindi niya nga binukay yung bibig niya, di ba? Hindi siya lumaban. Pero ang tao, konti lang, makikita mo yan. Pag konting nagawang ka lang ng mali, nakita mo yung magagalit na kagad ang tao. Long-suffering and long-suffering, naghirap ang Panginoon, tiniis niya, hindi siya nagreklamo sa Ama. Niya sinabing, tama na to, bababa na ako sa cross. May hindi kami. Hindi, wala tayo dito, di ba? So nakita mo yung tao, complainer, hindi, minsan lang hindi mabigyan ni Lord, ilang ano pa lang na konti lang dinidisiplina ng Panginoon, nagre-reklamo na, Lord, ba't ganito?
ganito, ganito na lang ba lagi ang buhay ko, no? So ganun ang tao talaga, grumbler, eh, no? So ngayon, ang eto, si Lord lang ang may katangian nito. Siya lang ang holy, siya lang ang banal. Ngayon, eto ang kalagayan ng tao. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, hindi ito na-invento eh. Hindi ito hindi siya na nakakopy. No? Nakakopy. So, ang gagawin ng Panginoon sa born again, ilalagay niya to dito. Imimix niya. Okay? I-unite niya sa atin kasi hindi nga na-invento. Siya lang ang holy, so ilalagay niya dito para maging holy tayo. Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. So, pag-usapan natin yung born again. Ito ang gusto ng Panginoon. No? Born again, yung ipanganak tayo na muli. So, ang magulang, alam niyo ang magulang, gusto niya, di ba, yung anak niya makuha minsan yung karakteristik niya. Sino dito yung mga magulang niya? Sino yung gusto niya magaya ng anak niya yung karakter niya? Yung yung karakteristik niya masiyahin, no? Yung masipag. Gusto makuha ng anak mo yan eh, di ba? Pero pag nakakuha ng kasamaan yung anak mo, naiinis ka rin. Bakit ka mo? Bakit minsan sabi ka ng sabi sa anak mo, okay, anak, ayoko na, gusto ko maging masipag ka sa pag-aaral, no? Gusto ko, anak, ganito. Kunwari, sabi mo sa anak, huwag kang magbibisyo kasi masama yan. Di ba, nakasira ng katawan yan. Pero may awang ang alak, tapos may awang ang sigarilyo. Hindi maniniwala yung anak mo sa'yo. Kasi ang bata, tinitignan niya yung nakikita niya. Naniwala ba kayo doon? Amen. So, ganun yan. Kailangan, bago ka magsalita, hindi nakikita sa buhay mo para maging kagaya mo yung anak mo, yung sinasabi mo. Ganon din ang Panginoong Jesus. Pinakita niya sa atin example para gayahin natin siya. Okay? Kaya nga minsan, kung ano yung bunga, ay kung ano yung magula, ano yung puno, yun din yung bunga. Diba? Pag dun sa bahay nyo, mahilig mag-ano doon, salita na hindi maganda, ganun na halos lahat. Pag mayabang yung nandun sa puno, mayabang yung pag mga mababait, mababait. No? By the grace of God pa rin. By the grace of God. Okay, hindi tayo nagmamalaki. Okay, balik tayo sa transformation na gusto mangyari sa atin ng Ama dito. No? Okay? So dito, sabi sa pagiging born again, may paliwanag dito yan eh, sa Titus 3:5-7. No? Ganito tayo na born again. Okay? So, He washed away our sins, giving us new birth and new life through the Holy Spirit. So, ganun pala yun. Pinanganak tayo muli dahil sa ano? Nung humingi tayo ng, basahin pa rin natin sa verse 6. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Lord. No? So ganito yon. Nung humingi tayo ng tawad sa Panginoon, no? Nag-repent tayo. Hi, welcome, mga kapatid. Na-miss natin to si Brother Bobby ba yan? Okay. Okay. So, dito, nung humingi tayo ng tawad sa kasalanan natin, He washed away our sins, no? At binigay sa atin dito, sabi, He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. Yan yung nangyari sa atin. Yan yung born again. Okay? Pinatawad kayo sa kasalanan nyo, nilinis kayo ng dugo ng Panginoong Jesus, tapos binigay sa inyo yung Holy Spirit. Malinaw, no? Okay? Ngayon, paano nangyari yan? So, ito yung proseso kaya kayo naging born again, kaya kayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ito yung proseso. Hindi to religion. Kaya kayo nandito lahat, kung pumapasok kayo sa church na to, pero hindi kayo na born again, hindi nalinis ni Lord yung kasalanan nyo, at hindi binigay sa inyo yung banal na Espiritu, may problema. Baka pumasok kayo sa isang religious group.
at wala kayong relasyon sa Panginoon. Okay, balik tayo dito. No? Sabi ng Panginoon, Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. So yung mag-enter ka, hindi lang sa langit pag namatay ka, no? Kailangan mo daw ipanganak sa tubig at ipanganak sa espiritu. Okay, ano ba tong sinasabing panganak sa tubig at espiritu, no? Sabi dito, yung water, sabi sa Bible, that is the word of God. Okay? Specifically, yan yung gospel of our Lord Jesus Christ. His death on the cross, His burial and resurrection of our Lord Jesus. Yan yung water, salita ng Diyos. It pertains to the gospel of Jesus. Minsan parang ang pag sinasabi natin yung namatay si Lord sa cross, nalibing siya, nabuhay, parang wala na siyang dating. Pero nung umaawi tayo kanina dyan, nung I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in the resurrection, tinamaan ako eh. Kasi totoo yun eh, naghirap ang Panginoon para lahat ng to, lahat ng blessing makamta natin. So ito yun, ito yung gospel, the water, the word of God. Ngayon, pag sinabing born of water, you are believing in the gospel of Jesus that wash away your sins. Amen? So yan yun, born of water, born of the word of God, nananampalataya ka sa Panginoon, at nilinis niya yung kasalanan niyo. Sino yung nananampalataya sa Panginoon? Amen. Yan. So, mabuborn kayo of water. Okay? Then, yung born of the Spirit, Spirit means the Holy Spirit. Okay? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo yan. Kanya-kanya silang role, kanya-kanya silang responsibilities and ano, iba-iba ang role nila. Okay? Iba ang role ng anak, our Christ, our Savior. Ang Father is the head and the Holy Spirit is the one who dwells inside of us. So ngayon, pag sinabing born of the Spirit, the pouring out and receiving of the Holy Spirit in your hearts. Amen? So sino dito ang tumanggap na sa banal na Espiritu? Yan, pakitaas ang kamay. So yung hindi tumaas, kailangan pa natin sharean, pastor, dito. Hindi pa sure. Okay. So, sasharean natin kayo. So, humingi kayo ng tawad sa kasalanan nyo, nilinis kayo ng Panginoon ng dugo niya dahil nanampalataya kayo sa gospel, binigay sa inyo ang banal na Espiritu. Marinaw yung born again? May tanong pa ba doon? Wala na. Thank you, Lord. So, in short, pag sinabing born again, the nature of Jesus in the Holy Spirit, yung nature niya na nasa kaliwa kanina lahat dito, that is gentle, humble, kind, forgiving, loving, yung nature ng Panginoong Jesus na nasa Holy Spirit, ang ibig sabihin, eternal life. Amen? Okay? Yan yung buhay ng Diyos na sa inyo na. Specifically, nararamdaman niyo yan sa emotion niyo. Yung eternal life. Bakit sa emotion? Kasi heart eh. Diba? Pag nagagalit kayo, saan yun? Sa emotion, diba? Pag masaya kayo, yung joy, saan yun? Sa emotion. So yung Holy Spirit, mararamdaman niyo siya sa emotion kasi nandun lahat yung pag in love kayo, emotion yun. Okay? Okay? Pag punong-puno kayo ng kaligayahan, emotion din yun. So, eternal life ang tawag doon. Okay? Walang beginning, walang end. Sabi ni Pastor Ted, last time. Being born again in John 3:3 means the manifestation of the nature of God in human heart. Hallelujah! Very simple ba? O mahirap? Na ang Diyos ay pumasok sa iyo at sa puso mo. Simplihan natin. Okay? Next. Okay, so sabi dito sa Romans chapter 11, but if the Spirit who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Tingnan niyo yan, puro dwells in you, yung Holy Spirit,
Tapos yung Holy Spirit dito, dwells in you rin. Siya daw ang magbibigay ng buhay sa buhay nating walang kabuhay-buhay at walang saysay. Magbibigay pala ng saysay, no? Papalitan ni Lord yung walang kabuhay-buhay na buhay ng may saysay. Amen. Okay? Okay, dito itatransform ni Lord yung buhay natin. Okay, so ang purpose pala, okay, punta tayo sa point number one. No? Ang purpose pala ng Panginoon, bakit kayo na born again? O bakit pumasok yung Holy Spirit sa buhay nyo? Is hindi lang para dalhin kayo sa langit. In the future, dadali naman talaga tayo doon. Wala tayong choice, tatanda tayo at mawawala tayo dito. No? Ang purpose pa na isa, or ang isa pa, except for that, is yung dito sa lupa, ma-experience na natin yung buhay ng Diyos dito sa emotion natin. Okay? Through the Holy Spirit. So, number one purpose na papakita ko sa kanyo, dalawang points ang ibibigay ko sa inyo. No? Ang unang point is, God's purpose for us to be born again is to transform our hearts to do righteousness. Na-born again tayo kasi gusto ni Lord i-embed yung karakteristik niya dito sa puso natin para ma-transform tayo into His own image. Gumawa tayo ng kabanalan, kabutihan, at kagandahang asal. No? Parang lahat ng kagandahan na nanggagaling sa Diyos, yung karakteristik niya. Yan yung purpose ng Panginoon. So, na-born again tayo sa dito, yung puso natin babaguhin ng Panginoon. So, yung una natin, nung nabuhay tayo, yung kaninang pinag-usapan natin na karakteristik ng man dito, yung physical birth, no, yung pinanganak kayo. Nung pinanganak kayo, lahat ng karakteristik nyo dito sa kanan kanina, okay, yun ang karakteristik at human nature. Yun na nasa puso nyo. Ngayon, na-born again kayo, sumama ang Diyos sa puso nyo, ang gagawin ng Diyos, ang gagawin ng Banal na Espiritu is tutulungan tayong at i-transform yung buhay natin, ilipat ng Diyos yung karakteristik niya kanina dito na holy dito sa makasalanan. Amen? Malinaw ba? So it's not on your own effort. Si Lord ang kikilos ng pagbabago sa buhay niyo. Diba? Sabi dito sa Titus 3:3-4, once we too, dati daw, noon, were foolish and disobedient. We were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Our lives were full of evil, envy, and we hated each other. So dito makikita nyo, nung hindi nyo pa nakilala ang Panginoon, hindi pa pumasok yung Holy Spirit sa inyo, ganito daw tayo, mga mangmang, hindi masunurin. Slave tayo sa mga kalaswaan, kasamaan, no, evil, oh, full of evil. Hindi lang pala si Satan ng evil. No, dito, sinasabi sa Bible na full of evil yung nature natin. At galit tayo lagi sa kapwa natin. No? Yan yon. Nililinaw ko lang. So for example, nakita mo yung kaibigan mo, yung envy, full of envy, no? Nakita mo yung kaibigan mo, may bagong sapatos, no? Bagong kotse sa labas, no? Kunwari ganun. Nakita mo yung kaibigan mo, di ba? So minsan, pag hindi ka pa Christian, ganito yon. Pag nature ng tao, no? May bagong cellphone yung kaibigan mo. Nakikita mo, nalulungkot ka, di ba? Naiinggit ka. Sino dito yung gano'n? Huwag niya natas yung kumay. Uy, magtanda. Huwag tumakas ng tumay. Humble. Okay. So, ngayon, kunwari, di ba nasasaktan ka? So, pag lumapit yung kaibigan, ay, ganda ng cellphone ko, ganyan. Masaya ka naman, di ba? Pero hindi kompleto yung saya mo. Kasi wala ka eh. Wala ka noon, siya lang mayroon. So medyo, I'm happy for you. So half-hearted yun. I'm happy for you. Hindi mo masabi kasi wala ka eh. Gusto mo parang, gusto mo sa sarili mo na meron ka rin. Nakita mo yung co-office mate mo, travel ng travel, galing sa ibang bansa. Hindi ka makatravel, no? Kasi dami mong gastusan, no? Hindi ka makabakasyon. So malungkot ka, no? So ganun yung inggit. Pag nag-dwell yung inggit o yung envy sa atin, ang mangyayari sa atin, no? Unang-una, malulungkot ka. Pangalawa, magsiselfie ka. Pangatlo, mag-iiba na ang desisyon mo.
yung kamangmangan dito, yung foolishness lalabas na, kailangan ko magkapera. No? Sa lahat ng paraan gagawin mo, yung manloko ka na ng tao para lang maging maka-cope up ka doon sa mga magagandang cellphone. No? Kailangan meron din ako niyan. No? So, gagawin mo lahat. No? Tapos, pwedeng mangungutang ka pa. Diba? So, ganyan yun. Yung parang nagre-react yung nature natin doon sa pressure sa labas dahil sa inggit. No? Pero pag Kristiyano ka na, mga kapatid, ganun din. Pareho lang yan. Kunwari, si Paul na lang ang gamitin natin kasi bago yung coach. Ito pa, for example lang po. Ganda ng coach nila, Paul. Sana meron din ako. Kunwari, ganun lang. I'm happy for you, Paul. Hindi mo masabi, di ba? And Armand. Ganun na. Ganun. Christian na yan, ha? Christian na. Okay. Pero dahil na, naalala mo na, kumbaga sa puso mo na, nandun na ang Panginoong Jesus sa'yo, di ba? May relasyon ka na sa Panginoon. So, sinasabi mo sa sarili mo na, Lord, ikaw na yung nabubuhay sa akin. Alam ko, I am complete in you, Lord. No? May time na i-bless mo ako, Panginoon. No? So, at yung dati kong pagkatao, Lord, na, alam mo na, malungkutin, inggitin, no? Yung sinungaling, Lord, pinatay mo na yun, di ba? Hindi, wala na yun, Lord. Namatay na yun doon sa youth camp. No? Namatay na siya. Nalunod na siya, Lord. Okay? So, yun yung kiniklaim mo na, Lord, ikaw na yung nabubuhay sa akin. Maya-maya mapapansin mo yung sarili mo, kumakalma ka na. No? Hindi ka mamamali ng desisyon na sabihin mo, mangutang kaya ako. Diba? Ito yung credit card ko. May discount na yun ng iPhone. Tapos, ano daw? 1-0 interest. Diba? Ngayon, pag nakabili ka na, maano naman yung ano mo, tataas naman yung nature mo ulit, di ba? Kung hindi mo sinubmit yun sa Panginoon, tataas yung nature mo, magyayabang ka naman ngayon, di ba? Kasi meron ka na eh. So, nandun yung joy mo, dun ang gagaling sa old nature mo. Pero pag Christian ka na, pag binanggit mo yon, itutulungan ka ng Holy Spirit. Ka na slave eh. Ang mga hindi nakakakilala sa Panginoon, slave sila. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, okay? Tutulungan ka na ng Panginoon. Okay? Magiging makakayanan mo yung mga ganong temptation. Okay? So, ganito yun. No? For example, pag pinilit mo yung sarili mo na sasabihin mo, alimbawa, nakita mo yung tukso, no? Sasabihin mo, ay, masama yan, bawal yan. No? Alam nyo lalo yung gagawin yun. Kasi, totoo yan ang nature ng tao. The more pinagbabawalan mo yung tao, the more gagawin niya, di ba? Pakita mo itong video na to, ano, Ronchi. Napanood na natin ito sa, napanood nyo na ito. Ano? Makisuyon. Yan, okay. So nakita nyo, di ba? Bawal sumilip, di ba? Pero lahat ng dumadaan, sumilip eh. So nakikita nyo, hindi yung kasalanan ng tao eh. Kasi sinabi niya na, winarin nga, bawal sumilip, di ba? So ang tao, pag wala ang banal na spirito sa buhay nyo, mga kapatid, wala ang Panginoon o ang Diyos sa buhay nyo, hindi nyo kakayanin yan.
doon nagbabalik at babalik kayo sa kasalanan, no? Kaya kailangan yung pananampalataya, i-declare nyo lagi yon na si Lord na ang nabubuhay, di ba, sa buhay nyo. I-submit nyo yung sarili nyo sa Panginoon na you are now living for the Lord, no? I-declare nyo yung faith niya yan, no? At ngayon, alam nyo ba na pag ginamitan nyo ng batas ang sarili nyo, sasabihin nyo, ay, ayoko nang gawin niya, masama yan. Pag sinabi nyo masama yan, lalo nyo gagawin. Maniwala kayo dyan. Kasi sabi sa Bible, ganito yan eh. Sabi sa Bible, the more na ginagamitan mo ng batas ang sarili mo, the more na lumalakas yung kasalanan mo. The more lumalakas ka, parang binibigyan ng vitamins. No? Huwag mong gawin yan. Huwag kang sumilip. O, sumilip, di ba? Ganun ang tao, hindi niya kaya ang sarili niya. Kasi nature natin yun eh. Pero pag ang nature ni Lord pumunta sa atin, babaguhin tayo ng Panginoon. At ang pagbinago tayo ng Panginoon, unti-unti tayong binabago ng Panginoon, magaang yun. Hindi yun mabigat, hindi kayo mahihirapan. Pag binababa niyo yung pride niyo minsan, binababa ng Holy Spirit yun, hindi kayo yun. Diba? At nagsusorry kayo, binababa ng Holy Spirit yun. Bakit ginagawa ng Panginoon yun? Para itaas kayo someday. Amen? Para pagpalain kayo. Binababa kayo ng Panginoon, pinapatay niyo yung dati niyong pagkatao, pero yung pagpapala ni Lord darating sa buhay niyo someday. Hindi lang kayo mga Kristiyano sa salita, kundi lumalabas din sa buhay niyo. At pag lumabas ang nature ng Panginoon sa buhay ninyo, lahat ng mga material things, yung mga pinag-uusapan natin kanina, bahay, kotse, gandang relationship, mas ma-appreciate nyo yun kasi mas binago ni Lord yung buhay nyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung patay tayo, hindi natin ma-appreciate yung blessing ng Panginoon. Diba? Ang ganda pag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, hindi mabigat. Kahit iwas ka ng iwas sa kasalanan, no? Yung last time, di ba, first step lang yung sinasabi ko sa inyo na flee from temptation. Pero pag wala ang Diyos sa buhay nyo, babalikan nyo yun. Di ba? Babalikan nyo pag wala ang Panginoon sa buhay nyo. Kailangan nyo ng banal na spirito. Ma-feel nyo na wala kayong gana. Ayoko nang gawin yan. Bakit? Ginawa ng Holy Spirit sa inyo, wala na kayong gana eh. Ang sarap noon pag gano'n nangyari sa inyo, mga kapatid. Yun ang tunay na Kristiyano. Pag sinabi niya, bakit ganito? Wala na akong gana magsinungaling. Bakit ganito? Gusto ko na lang tumulong sa kapwa. Nagiging maawain kayo, hindi nyo naman alam. Nagiging giver kayo, hindi nyo alam, di ba? One time nga dito, nagda-drive ako kasama kayo. Nagmamadali kami, papunta kaming airport. Nandaanan namin dyan dito sa may El Grande. May nasusunog na tricycle ng Shopee ata yun o Lazada. Nagmamadali yung tao kasi masusunog yung mga products, di ba? Hindi siya mapakali. Nagmamadali rin kayo papunta ng airport. Pero kinunvict kami ng Holy Spirit eh. Sabi, tulungan nyo. Eh, siyempre, yung flesh mo mag-aani yan, di ba? Huwag, nagmamadali rin tayo. Late na tayo. Nag-decide kami, kinunvict kami, mag-U-turn. Tapos tulungan yung tao na susunugan. Pero pagdating namin doon, ang bilis din ng mga tao, tumulong na sila. So, yung point doon, pag ang Holy Spirit ang pumilo sa inyo, hindi kayo mahihirapan, mga kapatid. Hindi kayo magsasuffer kasi ikukunvict kayo ng Holy Spirit, i-empower pa kayo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Na-transform niyo yung heart natin. At pag nagagawa niyo na yung nature ng Panginoon, hindi niyo kailangan sabihan bawal yan. Bawal sumilip. Kasi hindi talaga kayo sisilip. Amen? So sa susunod na naglalakad kayo doon at may nakalagay na bawal sumilip, hindi na kayo sisilip. Kasi napanood yun na eh. Hindi. Dahil wala kayong gana. No? Wala kayong gana sa kasalanan kasi yung Holy Spirit ang tumulong sa inyo. Amen? Another point na gusto kong i-share sa inyo eh. So dito, yung second point ay gusto kong sabihin sa inyo is God wants us to be born again so that we can have a happy
and satisfying life. Joyful life. Okay? Dito sa magulong mundo, nakakapagod ang mundo, di ba? Kailangan natin ng katuwang sa buhay. Kasi pag hindi, okay, mapapagod tayo, magiging hopeless tayo, no? At gi-give up tayo. Mahirap eh. Pero pag nasa inyo ang Panginoon, nasa inyo ang Holy Spirit, okay? Yung isa sa tatlong Diyos, nasa inyo ang Holy Spirit, no? Bibigyan kayo ng, tutulungan kayo ng Holy Spirit at isasatisfy niyo yung longings, the longings of your heart, no? Meron niyang beauty queen, di ba, sa ibang bansa. Beauty queen, title holder siya, no? At ang ganda niya, syempre, beauty queen, sexy, lawyer siya, honor student siya sa school, no? Marami siyang achievements, sikat siya, famous siya, no? Pero one time, nabalitaan, nagpakamatay siya, nag-suicide siya, di ba? Tumalon siya sa kondo niya. So, patay, no? So, sabi niya sa sulat, no? Sabi niya, yung nakita siya na naka-smile siya lagi sa Instagram, di ba? Yung post niya, naka sa TikTok, no? So, talagang maganda yung expression ng mukha niya, masaya. Hindi mo mahalatang nagsasuffer pala siya ng Great Depression, di ba? So, minsan dyan sa Facebook or sa mga social media, hindi lahat dyan na naka-smile, walang problema, no? Meron dyan mga pinagdadaanan sa buhay, malaki. Kaya lang, syempre, alam ba nung pakita mo sa Facebook yun, di ba? So, lahat yan, hindi yan sure na masaya sila sa buhay, no? So, Great Depression pala ang nangyari sa kanya. Ganito, ang sabi niya, no? Ang sabi niya, nakasulat dun sa sulat niya, she can no longer bear the crushing weight of persistent sadness, no? Hopelessness and loneliness any longer, no? Bakit siya naging lonely, di ba? Eh, sikat siya eh. Kilala siya, marami siyang kaibigan. Pero, pwede pala yon, no? Marami kang kaibigan, pero lonely ka pa rin, no? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan, di ba? Siya lang yung makapagsatisfy. Sana, I don't know, sana nag-pray siya. Lumapit siya sa Panginoon, di ba? Nag-pray siya na, kasi ang Holy Spirit lang ang makapagbigay sa atin ng true joy, true peace, hope, no? Na hindi kayang ibigay ng sino mang tao at sino mang, ano mang bagay dito sa mundo. Maraming tao, uminom sila ng joy sa ibang tao. Ang problema, yung tao na yon imperfect siya, hindi niya mabigay yung joy na yon para sa'yo. So kung ibibigay, iinom ka sa Panginoong Yesus, doon ka lang masasatisfy. Diba? Hindi makakapagsatisfy sa atin yung mga achievements natin, material things, honor and fame, mga kapatid. Tanging ang Panginoong Yesus lang. Kaya kung ako sa inyo, patuloy kayong lumapit sa Panginoon. Ano man yung problema nyo, kahit Christian kayo, makakaranas kayo ng loneliness. Pero pag nag-pray kayo sa Panginoon, lumuhod kayo during the time of loneliness, hindi niya kagaagad sasagutin yung problema nyo. Pero mapapansin nyo, habang sinasabi niyo yung problema nyo sa Panginoon, at umiiyak kayo, gumagaang ang pakiramdam nyo. At makakatulog kayo. At hindi nyo gagawin yung mga bagay na hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 6:35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Again, whoever believes in me will never be thirsty. So si Lord lang talaga yung makakapagsatisfy ng sa buhay natin ng ganyan. Lahat ng pangailangan natin, siya lang ang may true peace and satisfaction. No? So lumapit tayo sa presensya ng Panginoon lagi. I-confess natin na, Lord, ikaw na ang nabubuhay sa akin. Tulungan mo ako. Nahihirapan ako ngayon. Ang laki ng problema ko. Ikaw yung mabuhay. Then,
later on, yung Holy Spirit yung tutulong sa iyo na magbibigay sa iyo ng Diyos. Ng true joy, di ba? Okay? So yan mga kapatid. No? Yan, lagi niyong isabihin sa sarili niyo that you have been crucified with Christ. It is no longer I, you, no longer you who live, but Christ lives in you, mga kapatid. Amen? So again, the purpose why we are born again is for the Lord to transform our hearts to do righteousness. Okay? Yung i-embed ni Lord yung nature niya sa atin, which is napakasarap, napakagaang. At number two, God wants us to be born again so that we can have a happy and satisfying life. Amen? God bless you, my brothers and sisters. Thank you.